Makakausap naman natin ngayon si Batanes Governor Marilou Cayco. Magandang tanghali po sa inyo, Governor Cayco. Yes. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Opo, kumusta po kayo ngayon dyan sa Batanes? Kumusta po yun yung mga constituents? Sa ngayon po, kahapon po, nanggaling na po ako sa Itbayat. Nakita ko na yung sitwasyon sa Itbayat at nakakalungkot ang kalagayan po ng ating mga kababayan sa Itbayat. Lahat po ng 809 families ay nandun po sa plaza dahil hindi sila nakaka-uwi dahil tuloy-tuloy po yung malalakas na aftershock po doon. Mm-hmm. At karamihan po, wala akong mauwian na bahay dahil kung hindi totally damaged ay para sa kitami, may mga crop na napakadelikado kung mayroon pang isang malakas na lindol. So 100% po ng mga bahay sa Itbayat damaged or partially damaged? Halos may partially damaged pero crack na rin yung walls na. Pero karamihan po ay totally damaged po. Mm-hmm. Medyo malaking reconstruction pala po ang gagawin kasi nakita po namin doon sa video kanina na makeshift pa lamang yung mga tent para doon sa mga residente. Papalitan naman po siguro ito ng mas magagandang tent kapag dumating na ang mga ito? Opo, opo. Papalitan po yun at nagpa-purchase po ako ng yero at nakakahoy para ho gagamitin po nila temporary shelter po nila. Tapos yung dumating na rin po yung tent galing sa OCP at nadala namin doon pero kanina, na hindi pa lang yung nakarating, pero sa kanina, another, may dumating din sa 213 at papadala lang agad sa Itbayat. Mm-hmm. Restore na rin yung aming water doon, restore na rin yung power, mayroon na rin yung signal mo doon. Hindi lang yung magamit ang hospital namin dahil sirang-sira po. Ang mga pasyente namin ay lahat na sa tent po sa plaza po. Kaya napakahirap talaga nung kalagayan ko sila doon. Kailangan namin ang stress reliever. Kasi talaga kong ang mga tao ho ay nakita po ay parang shock po na halos sinitingnan lang ako pero nakatingin na ano sila, hindi sila po nagsasalita. Hindi kaya yan nung araw na Governor, ako doon. Napawa kita. Governor, sa ngayon po, ano yung mga pangangailangan po ninyo? Ano yung pinakakailangan po ninyo ngayon? Ang nakakita ko, kailangan namin ng pagkain kasi napakarami nung napakarami po nung nasa plaza na hindi nakakauwi para magluto. So napakarami po, kailangan po namin ng pagkain, kailangan rin po namin ng tent, kailangan pa rin po namin ng kumot at saka mosquito net kasi natatakot ako baka magkaroon kami ng dengue doon at napakarami sa doon. So, exposed sila sa lamig at saka sa init dahil sa gabi, umuulan. Sa araw po ay sobrang tingin po. Kaya po, siguro po, anytime po ay, anytime pag na-forcing namin yung mga yero, papadala po doon para mayroon silang temporary shelter po. Mm-hmm. Nabanggit niyo po nga halos 100% yung damage sa mga structure sa mga kabahayan. Alam naman po natin na kapag bagyo, doon kayo umaasa sa mga bahay na bato. Pero yun pala yung kahinaan kapag kalindol naman, katulad nito, doon naman mahina yung mga bahay na bato dahil nga sa composition nito mga ito. So, may assessment po ba kayong gagawin o talagang yung mga partially damaged, hindi nyo na talaga pababalikan ng mga structures na ito? Ay, hindi po. Pagagawa po yun. Pagagawa po na bahay na bato pa rin. Yung heritage na bahay pa rin yung pagagawa ko doon. Sa tunong, tapos yung mga simbahan doon, ihingi ko ng tunong sa NCIP para maiwan pa rin yung ganun itsura, pero mas matibay na po. Mm-hmm. So para sa mga nag-aalala ho, doon sa itsura nung, kasi yung picture perfect ika nga ng mga turista, yung mga nagpupunta dyan sa Itbayat, kapag nakita nila, lalo na yung simbahan. So, ang aim nyo po rito is ibalik ito doon sa dati niyang itsura. Opo. Ibabalik po namin yon. Ibabalik po namin kahit na pastusan po ng provincial government po. Mm-hmm. Sa ngayon po, wala naman ng pong missing, ano? Dyan po sa inyong probinsya? Wala na po. Wala na pong missing? Wala na pong nawawala? Mayroon pa pong isa. Isa na lang po, pero parang nakita na ho nila kung nasaan siya.
delikado lang po siya ma-receive kasi po tuloy-tuloy yung aftershock. No? So, nasa cave siya eh. Mm-hmm. Punta siya sa cave. So, ang bato, so, tuloy po yung bumabagsak. Kaya, bako na lang po yung pag-receive po namin. Siguro, kayong hapon. Mm-hmm. Alam po namin, tuloy-tuloy yung inyong ginagawang assessment. Pero sapat na po ba yung financial na tulong na bigay ng Pangulo? Lalo na ngayong na-recommend na ng NDRMC na magdeklara po kayo ng state of calamity sa Batanes. Hindi pa po. Ang sinabi ni President Duterte kahapon, 40 million dun sa hospital. Kasi nakita niya yung nasira yung hospital namin. E kailangan po na agad gawin po yan. So 40 million po yung pinanako po ni President Duterte. Pero sabi niya, ipa-assess mo, Governor, yung mga bahay doon at mga buildings doon na nasira at ipadala mo sa akin para matigyan kita ng pondo. Mm-hmm. At ako po yung nagpapasalamat kay President Duterte dahil nakita niya yung mga pangangailangan ng doon. At ako masaya-masaya dahil nandito si Secretary Sugadi sa harap ko at nakarating ko siya sa Batanes sa wala sa oras, saka yung manager ng PPA. Para tingnan mo yung airport natin sa Ibayat dahil maikli yung runway po, hindi po pwedeng bumababa ko ang C-130. Kaya nangyayari, yung C-130 dadalit sa bus ko, tapos maliliit na yung plano ho yung magdadala doon. Napakatagal ng pagdadala ho ng relief food doon. Pero mabuti na lang, maganda ang panahon at bangka ho ang nagdadala ho doon. Kaya nadala ho namin ng tatlong bangka ho kahapon yung mga relief food sa kayo mga pangangailangan nila doon. Pero kulang pa rin po yun. So, pinapunta ko si, nakapunta ho si Secretary Tugati sa mga ports namin doon, sa airport po. Alam ko, dumiretso ho siya doon at nandito na po siya. So, pinagpapasalamat po kay President Duterte sa Yun nga po yung concern dyan ngayon, ano? Dahil magandang panahon, pwedeng magkaroon ng relief operation. Pero kailangan mo bang madaliin na yung mga tulong? May preposition na doon, lalo na sa Itbayat? Dahil pagka sumama ang panahon, mahirap maabot yun. Ang sabi nga ho dito ay by Wednesday, sasama na ho ang panahon. Kaya ho pinamadali namin yung pagdadala po doon at napakahirap pagdadala doon pero hanggat magandang panahon, mabilis po ang pagdadala po namin doon. Mm-hmm. Finally po, ano po mensahe nyo sa inyong mga kababayan at sa mga gustong tumulong po sa inyo? Nabanggit nyo kanina, parang in shock pa sila at tumitingin lamang sila sa inyo. Ano po mensahe nyo sa kanila at sa mga nais pong tumulong sa inyo? Ang nakita po kahapon na kailangan na tulong po doon is pagkain kasi napakarami na tao po na ang nandun sa plaza. Pagkain, banig na plastic kasi natutulog sila sa grass lang. At tent po. At saka ho, kailangan ho namin ng portalet kasi ho, hindi sila umuwi eh. So, doon lang siguro umiihi para yan. So, kailangan ho namin ng portalet po. Very quickly po, very quickly po, kanino po po pwede kayang iparating ito, mga tulong na ito? Nabanggit nyo nga, dapat kagat ito, dapat mabilisan. Saan ho ito i-course through? Kahapon po, sinabi ko na po sa mga kasama ho ni President Duterte, mga kabinete po yung pangangailangan po namin. At sila ho ay ma-action kasi ho, tinatawagan ho nila ako na kung saan ipapadala yung mga tulong. Mayroon ang Philippine Navy i-deploy ko dito para magdalihin dito ang mga pangangailangan natin. Mm-hmm. So siguro po, DSWD at NDRMC at sila na pong bahala magparating po sa inyo. Kahapon po, yung DSWD po, kasama po si Secretary Bautista at nakita niya rin po yung kailangan po. Kaya ho, kaagad siya nagpadala na ho siya ng mga 1,500 packs na pagkain pero magpapadala pa rin siya ulit. Okay, sige po. Good luck po sa inyo. Thank you very much po, Rafi. Go ahead po. Sa inyong himpilan. At kung wala po kayo, hindi ko mapapadala sa mga taong sa kanila ang aming mga pangangailangan po dito sa Batanes. Thank you very much, sir. Sige po. Kung ano pong munting tulong na pwede namin itid, ihatid po namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at good luck po. Opo, thank you. Si Batanes Governor Marilou Cayco.